Ang title natin ay Level Up. Alright? Level Up, Spiritual Maturity. Ang ating pong gagawin ay textual from Ephesians 4:11 to 16. Dito po naka-focus yung ating pag-aaral sa hapon na ito. Alright? Ang ating pong mga pag-aaralan, i-share ko 4 points lamang mga kapatid. Number 1 is Instrument of Maturity. Ano ba yung ginagamit ng Panginoon para lumago ka? Ayon doon sa teksto na nababasahin natin sa pag-aaralan natin. Number 2 is Standard of Maturity. Ano ba yung standard? Pag sinabing mature, ano ba yung molde? No? Ano ba yung standard? Number 3 is Inverse of Maturity. Ano ba yung kabaliktaran ng maturity? Number 4 is Goal of Maturity. Ano yung ating maa-attain? Ano yung ating tinatahak sa ating maturity? Number 1 is Instrument of Maturity. Let us read. Number 1, Ephesians 4:11-12, no? Instrument of Maturity. Basahin natin yung scripture, mga kapatid. And he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the service, to the building up of the body of Christ. The fivefold ministry gifts, ito yung tinatawag na fivefold ministry gifts. Actually, yung iba, sabi, fourfold. May debate dyan mga kapatid. So ngayon sa hapon na ito, hindi ko naguguluhin yung isipan nyo. Bahala na kayo. Ano? Kung gusto nyo four or five, kasi sabi nila, papapansin natin dito, may apostles, ano? Anong sunod? Prophets, pangalawa. 3, evangelists. 4, pastors. Makita natin dito, pinagsama kasi yung pastors and teachers. Kaya sabi ng iba, fourfold lang. Merong nahating simbahan dahil lang dyan. Yan ay minor doctrine, minor issues na hindi na dapat nating palakihin pa. Whether you believe it 4 or 5, it's up to you. So, but the idea is, the fivefold ministry gifts are gifts of the Lord Jesus Christ for the church. Number 1 is, ito ang instrumento ng Panginoon. It is God's instrument for your growth. Bakit binigay ng Panginoong Hesus sa simbahan ang fivefold ministry? Bakit may pastor? Bakit una may prophets, evangelists, pastors, teachers? Bakit meron yan? For our growth. Para lumago tayo mga kapatid. Mag-level up tayo. Hindi natin pwede sabihin, hindi ko kailangan ng simbahan. Hindi ko kailangan ng pastor. Amen mga kapatid? The fivefold ministry gifts are the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Some consider this as fourfold ministry because pastors and teachers were not separated. Kasi nga, pastors and teachers. Kasi pag tinignan natin, some to be evangelists, some to be prophets, and then some to be pastors and teachers. Kaya sinabi nila four lang. Okay? Alright? Yes, I believe pastors should also be a teacher. Sa Biblia, malinaw, ang isang pastor, mga kapatid, dapat teacher. Pero may mga teacher na hindi naman pastor, kaya lima. Kaya I believe it's fivefold ministry. Kasi bakit? Ang isang pastor, matik na yon, dapat marunong ka magturo. Anong sabi ng Bible? Basahin natin. 1 Timothy 3:2. Sabi ng 1 Timothy 3:2, an overseer, ibig sabihin pastor, no, elder, then must be above reproach, the husband of one wife, faithful ka dapat, temperate, hindi ka dapat magagalit, prudent, respectable, hospitable, able to teach. Ang pastor. So, a pastor, dapat marunong magturo. Pero mayroong teacher na hindi naman pastor. Kaya sa simbahan, may mga nagtuturo, pero hindi naman pastor. So, I believe it's fivefold ministry. The fivefold ministry gifts are divine appointment. Pag sinabi nating divine appointment, hindi nila in-appoint yung sarili nila. Hello? Mga kapatid, nandiyan kayo? Pag may nagsabi sa inyo, ako pastor, sino po nag-ordain sa inyo o sino ang nagtalaga sa inyo? Wala, ako lang. It's a divine appointment. Makikita natin, galing ito sa Diyos. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagsabi sa sarili mo na tinawag ka ng Panginoon. Andiyan kayo mga kapatid? Alright? It's a divine appointment. And sabi dun sa binasa natin, and he gave. Sino yung he dun? And he gave some to be apostles. Sino yung he? Si Jesus Christ. It's a divine appointment. Ang pag-calling mga kapatid, hindi ka pwedeng ikaw ang tumawag sa sarili mo. O tinawag ako ni pastor. Hindi si pastor ang tumawag sa iyo. It's a divine appointment.
So kung sino man sa atin tinatawag sa Panginoon, ng Panginoon sa fivefold ministry, it's a divine appointment. Galing yan sa Diyos. Okay? Sabi ng Ephesians 4:8, ano sabi ng Ephesians 4:8? Therefore, it says, when he, kaya nga sabi natin, si Jesus ang nag-appoint eh. Therefore, it says, when he ascended, si Jesus Christ on high, he led captives host of captives, and he gave gifts to men. Sino to? He, si Jesus Christ. Ang nag-a-appoint ng ministry, fivefold ministry gifts, ay ang Panginoong Hesukristo. Ang tumatawag sa mga ministro ng Panginoon ay ang Panginoong Hesukristo. Government of the church by the preaching of the word is first of all declared to be no human contrivance, but a most sacred ordinance of Christ. Ito'y galing sa Panginoon. Itong tawag na ito. To be in the ministry is God's calling. Everybody say tinawag. Kapag nasa ministeryo ka, kapatid, ito'y pagkatawag sa Diyos. Merong sinasabi nga natin, merong tinawag, merong tinapon, merong tinulak, merong tinakot. Sa Bible school, may ganyan eh. Oh, ba't ka nag-aaral dito sa Bible school? Ano, tinakot ka ba? Ano? Tinulak ka ba? Ay, tinulak ni Pastor. Hindi, mag-Bible school ka, pasaway ka eh. Ano? Ikaw ba'y tinakot? Ah, mapupunta ka sa impyerno pag hindi ka nag-aaral ng Bible school. Dapat tinawag ka, kapatid. It's a divine appointment. It's a divine appointment. Ito'y pagkatawag mula sa Panginoon. Okay? Dapat tinawag. Alright? How to know if you are called? Baka nung pala malaman kung tinawag tayo. Ito yung mga persuasion of the call of God. Yung nagtutulak sa atin na tayo nga itinawag ng Panginoon. Sige, pakipost mo, bro. Okay lang kayo dyan? Yung ating mga technical eh. Alright, the persuasion of the call of God. Ito kay galing kayo sa book ni George W. Peters na about mission. Number one, ano yung number one? Sige, click. Naghang? Ayan, number one, a deep conviction of the universal need of the gospel. Ito yung nagtutulak sa'yo na ikaw ay tinawag ng Panginoon. Number one, ano? Mayroong conviction ka na ibahagi universal need of the gospel. Kailangan may makarinig ng salita ng Panginoon. Hello? Malalaman mo kung tinawag ka ng Panginoon. Una, kung meron kang conviction na ang salita ng Diyos ay dapat marinig ng lahat. Andiyan kayo? Ay, kung wala kang conviction, ay, hayaan mo lang yung mga hindi nakakarinig. Ano? Kanya-kanya yan eh. You don't have calling, you don't have persuasion to, in the calling of God. Number two, anong number two? A deep conviction that God's will all people to hear the gospel, no? A deep conviction that God wills all people to hear the gospel and that God is no respecter of person. Dapat lahat makarinig. No? Ito'y kalooban ng Diyos. Hindi namimili ang Diyos. Hindi itong mga to lang ang dapat makarinig. Eh, sila lang yung gusto ko eh. Hindi ganoon. Lahat ay makarinig. No, nakita natin, it is God's will, kaya nga, anong sabi ng 1 Peter? No, it is God's will that no one should perish. Hindi kalooban ng Panginoon na may mayroong mapunta sa impyerno, kapatid. Kung ikaw ay naniniwala na ito, may mga taong gusto ni Lord sa impyerno, sabi ng 1 Peter, it is not God's will that no man should perish. Ayaw ng Diyos na may mapunta sa impyerno. Ayaw ng Diyos yun. Kaya nga, He is calling people into the ministry, to the preaching of the gospel, to the proclamation of the truth. Kaya nga kasama sa vision natin, proclaim. This is the will of God, mga kapatid. Another persuasion is what? The realization of our means to meet the need. The gospel of Jesus Christ. Yung na-realize mo ra, realization of our means to meet the need. Kailangan akong gawin yung part ko. Ito yung means ng Panginoon. I need to preach. Realization of our means to meet the need. The gospel of the Lord Jesus Christ. Okay, number four. The deep sense of personal inadequacy, ability, and unworthiness. Ito, much more personal to eh. Ito yung persuasion natin sa call ng Panginoon. Yung parang, sino ba ako? Di ba? Sino ba ako para i-preach ang truth, i-proclaim ang truth? Sino ba ako para i-share ang gospel?
Yung may sense of unworthiness. Kasi bakit? It's a divine call eh. Ang Diyos ang tumawag sa iyo eh. Mararanasan mo yung parang, I am unworthy. Itong bit-bit ko eh, ito'y makapagliligtas ng mga tao. Sabi ng Romans 1.15, di ba? I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. 1.15, kung di ako nagkakamali, or 1.16. It is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jews and next for the Gentiles. This is the power of God. So makikita mo yung sarili mo parang hindi ako karapat dapat. No? Next is what? The realization of our ability to meet the need. Or preparation, and then, or our willingness to secure the ability. Ito ako din, maganda. The realization of our ability to meet the need, that need. Una ay preparation, or our willingness to secure the ability, the willingness to prepare. Makikita mo, kailangan mag-prepare. So, kailangan mag-prepare nga ako. Because you, that's your purpose, we are being persuaded to speak the truth, to proclaim the truth. Hindi pwedeng pa basta-basta, mga kapatid. Ah, may calling. Mayroong dapat gawin. Ay, bahala na. No, kailangan mong gampanan. Eh, kailangan ko i-prepare yung sarili ko. Gegera ka pala, hindi pwedeng pabasta-basta ka. Kailangan mong umupo sa harapan ng Panginoong Jesucristo, sa paanan ng Panginoong Jesucristo, mag-aral sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Kasi may calling eh. Are you listening, mga kapatid? You are willing to prepare. Ayan kayo? And then, a wholehearted, number 6, a wholehearted and complete yielding to the task of meeting that need. Ayun na. Ito yung medyo mahirap, mga kapatid. Maraming nagpa-fail dito eh. Number 6. A wholehearted and complete yielding. Ibig sabihin ng yielding talaga, ibibigay mo yung sarili mo sa Panginoon eh. Sa calling ng Panginoon eh. Maraming nagpa-fail dito eh. Ito yung calling ng Panginoon. No, tinawag ka ng Panginoon. Are you going to yield? Ibibigay, susunod ka ba? Ibibigay mo ba yung sarili mo o hindi? Huh? Yield to the calling. And lastly, ano yung panghuli? This is very often accompanied by inner satisfaction, growing conviction, and peace and rest. Ito yung napakaganda, mga kapatid. This is very often accompanied by inner satisfaction, growing conviction, and peace and rest. Kapag alam mo, tinawag ka ng Panginoon and you are being prepared for the ministry, you yield yourself in that calling, makikita mo may peace eh. Dito talaga ako. Ito, personal testimony. Malalaman mo eh, ay dito talaga ako tinawag ng Panginoon. It is very satisfying to fulfill God's call. Nararanasan mo, ay, dito talaga ako. Parang ano kayo, parang isda, no? Na napunta talaga dun sa dagat eh. Dati may bumingwit sa iyo, nasa net ka, hindi ka makahinga eh, nag-struggle ka eh. Pero once na bumalik ka doon sa dagat, ang sarap ng pakiramdam kasi doon para doon ka eh. That's satisfaction. Ay, para dito ako. When I'm preaching the gospel, ay, ito yung dapat kong gawin. That's satisfaction. That's our persuasion in the calling of God. Purpose of the fivefold ministry. Anong purpose ng fivefold ministry? Verse 12. For Ephesians chapter 4 verse 12, anong sabi ng Ephesians chapter 4 verse 12? And he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping. Everybody say equipping. All the saints for the work of service to the building up of the body. That's the purpose. Bakit may fivefold ministry? Building mga equipping for equipping of the saints for the work of the service. Alright? God's servants are His instrument to make the saints perfect for the work of service. Anong perfect to? Sabi doon, equip sa Greek. Mamaya malalaman nyo kung ano yung ibig sabihin na. Ano yung ibig sabihin ng equipping? So itong mga fivefold ministry, ginagamit ng Diyos para saan? To equip ang saints, mga kapatid. Sino yung saints? Si San Pedro? Santissima? Ha? Sino yung, biblically, sino ang saints? Everybody say, ako. Lahat tayo, ay, parang ayaw nyo, hindi nyo matanggap. Ako, santo ako. Ano, sumalangit ako. Santo eh. Kasi di ba, mga kapatid? At saka kayo, ang saints sa Biblia, eh tayo. Parang mahirap tanggapin eh. Pero tayo yun. Equipping of the saints for the work of the ministry. So, that's the purpose. That's God's instrument, number one point.
That's God's instrument for your maturity. All right? That's God's instrument for your maturity. God's servants are His instruments to make the saints perfect for the work of service. Tandaan yung term na make perfect for the work. Not perfect lang. Huwag mong hatiin yun eh. Huwag natin hatiin yung equipping. Itong word na to, perfect to sa Greek eh. Perfect for what? Perfect lang? Maging perfect? No. Perfect for work. Adyan kayo mga kapatid? Perfect for work. Ay, basta magtatrabaho pala ako ah. Hindi pwedeng paubo-ubo. Hindi pwedeng magbubutas lang tayo ng bangko. Hindi pwedeng 30 years ka na sa church, taga-tanawan ka pa rin. Tanawan Batangas. Taga-tanaw ka lang eh. Taga-Zimbabwe daw eh. Taga-Zimbabwe. Ano Zimbabwe? Simba-uwe. Simba-uwe. Hindi pwedeng ganun mga kapatid. For perfecting, for what? For work. So, ang pastor pala ang trabaho, i-prepare ang mga saints for work. Alino mga kapatid eh. The word equipping used here is in the Greek katartismos. You know, katartismos. Basahin natin. Post natin. The word equipping, yung word na equipping, the word equipping used here is in Greek katartismos. Ang ibig sabihin, a perfectly adjusted adaptation, complete qualification for a specific purpose. Gagawin kang perfect, aayos-ayusin ka, para saan? For a specific purpose. In the classic Greek of refitting a ship or setting a bone. Sa original word, mga kapatid, ginagamit nila yung katartismos saan? Kapag inaayos yung butong na dislocate. Inaayos ka pala, ang gamit ng mga pastor, ang gamit ng fivefold ministry, inaayos ang mga saints for what? For a purpose. Para kang buto, dislocated ka dati. Inaayos ka para saan? Para sa trabaho, sa sapat na trabaho, tamang trabaho para sa'yo. In the ministry. Ayun yung sinayang mga kapatid. So magtatrabaho pala. The idea of mending a bridge, completing a connection, putting the dislocated in order. The practical suggestion here is most important. The divine gift of Christian ministry is to have its effect above all things in fitting of the saints for the active service. Ipipit ka saan? Sa service. Naintindihan natin mga kapatid? Yun pala. Yung trabaho ng pastor at saka ng fivefold ministry. Ano? Ang illustration dito is what? Mending nets. Alam niyo yung pagbutas yung ano, yung net. Ano? Ano ba sa Tagalog yun? Yung lambat, ayan. So yung lambat, pagkasira, di ba, you are mending it. So the same thing, yung trabaho ng pastor, ng fivefold ministry gifts, is what? Parang minimend ka for a purpose, para makahuli. Are you listening, mga kapatid? Sabi mo sa tabi, magtatrabaho tayo. Magtatrabaho tayo. Alright? The word katartismos is followed immediately by the word ergon and diakonia. Ito, basahin natin ha. Ito, para maintindihan nyo kung ano ba yung equipping lang? Equipping for what? Ano? The word katartismos is followed immediately by the word ergon and diakonia. Alam nyo naman yung diakonia eh. Yung dyan nang galing yung diakono. Servant. No? Diakonia. So yung word na perfect for what? Sorry. Ergon, for work of service. Ginagawa kang perfect, fitted, inaayos ka, para saan? Work of service, ergon and diakonia, para sa trabaho. Gawain sa Panginoon. Kaya ang isang Kristiyanong lumalago, kapatid, nagwo-work para sa Lord. Amen? Nagwo-work para sa Lord. Yan ang lumalago. Sabi ng 1 Corinthians 12:27, kaya pala sabi niya dito, kasi yung itong idea nito galing kay Apostle Pablo eh. Mapapansin niyo yung tinatawag na Pauline corpus. Yung lahat ng letter ni Pablo nagkakakonek-konek yun eh. Gumagamit siya ng same idea, no? Same language. Kaya sa 12:27, sabi niya din, "You are the body of Christ. Each one of you is a part of it." Kasi meron tayong ginagampanan ng lahat eh. Amen. Meron tayong gagampanan ng lahat mga kapatid. Hindi pwedeng lahat tayo pastor. May lahat tayo may gagampanan.
All right? Are you listening? Tayo'y may part of this body of Christ. God's servants are His instrument to build the church up. After Jesus gave the fivefold ministry gifts to the church, those of offices will work to make the believers perfectly fit to their specific role in the church. The sum of all of this is a church being built up like a fine structure. So yung kabuuan nito, kasi pinipit tayong lahat, yung kabuuan ay nakikita ng parang simbahan ay fine structure na bubuo. Okay? Yung picture niyan. All must be working towards the growth of one another. Lahat tayo nagtatrabaho para saan? Lumago tayong lahat. Walang naiiwan, mga kapatid. No? Sabi nga ni Lenny, walang naiiwan sa laylayan. No? Walang naiiwan sa laylayan, mga kapatid. Tayong lahat ay lumalago. We should work all together. Kasi maaaring yung naaabot mo, hindi ko naaabot. Kaya kayo, mga kapatid? Maaaring yung hindi ko maabot, ay kaya mong abutin. Si kapatid, kaya mong kausapin. Ako, ilang sa akin. Are you listening? So we are working all together to build the church. Alright? A Christian who is not under the care of a church is outside God's will. He will never fulfill God's purpose in his life. Ang isang Kristiyano na walang simbahan, kapatid, kaya nga yung kwento natin noong una, he is outside God's will. Hindi niya mapupulpil yung plano ng Panginoon sa buhay niya. Nandiyan kayo? Ulitin ko ha. Ang isang Kristiyano, walang simbahan, no, walang kinaaanibang local church, eh hindi niya mapupulpil yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Kasi makikita natin yung proseso sa Biblia, ang linaw eh. Merong church na tumawag, merong nag-send sa kanya. Merong nag-lay hand sa kanya. Yan yung structure ng Bible eh. He will never fulfill God's purpose in his life. Kaya mapalad ka kung may simbahan ka. O yung iba ano eh, TNT eh, pagdating sa simbahan. Ano? Parang yung tinatawag nila grasshopper Christian. Wala talagang simbahan. O kung saan meron, meron itong paganda doon ah, patok yun ah, sikat yung church na yun, punta ko ron. O nagka-problema, doon naman ako sa kabila. Wala akong house, tahanan talaga. Okay mga kapatid? Meron ka dapat na ito yung simbahan ko. Dito ko lalago, gagamitin ako ng Panginoon dito. That's the process in the Bible. That's the biblical aspect of being called. I believe that a person cannot appoint himself into the ministry. Yung inuulit ko nga eh. Kanina sinabi ko na eh. Hindi pwedeng in-appoint ko, di ba sabi ni Kibuloy? Sabi niya, I am the appointed son of God. O sino nag-appoint sa'yo? Si Lord daw. Walang self-appointment, mga kapatid. Hindi pwede yung self-appointed ka. No, kapag may sinasabi, ako po, pastor ako. O sino nag-lay hand sa'yo? Sino nag-appoint sa'yo? Ginanong ko yung sarili ko. Walang ganun sa Bible, mga kapatid eh. Hindi mo pwedeng i-lay hand sa sarili mo eh. Okay, yung mga apostles, they are called by the Lord Jesus Christ directly because they are apostles. They are called by the Lord Jesus Christ directly. O hindi ba, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nakita natin yung proseso eh. Biblically eh. He must submit himself to the church leaders and the Lord will use the leaders to call him into the ministry. That is why the idea of laying on of hands is in the Bible. Kaya mapapansin nyo, sabi ni Apostle Pablo kay Timothy, Timothy, do not lay your hands suddenly on no man. Huwag ka daw basta-basta mag-lay hands. Anong ibig sabihin nyo? Lay hands ba na prayer? Hindi. Ang ibig niya sabihin doon, mag-appoint ng leaders. Do not lay your hands suddenly on no man. Huwag kang basta-basta mag-appoint ng leaders. Ibig sabihin, ganun yung proseso, mga kapatid. Hindi pwedeng ikaw nag-appoint sa sarili mo. Alright? That's the importance of the church. That's the instrument of God to make you grow. Instrument of God's, God's instrument for maturity. Number two is the standard of maturity. Okay, number one is instrument of maturity. Number two is standard of maturity. Paano natin masasabi, ano ba yung molde natin? Ano ba yung standard natin? Masasabi natin nagmamature tayo. Verse 13, anong sabi ng verse 13? Visions 4:13, until we all attain. Merong degree of perfection, mga kapatid. Merong degree of perfection. Okay? Until we all attain to the unity of the faith and the work of the knowledge of the Son of God,
and to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness. Okay? Measure of stature which belongs to the fullness of Christ. Merong standard eh. Ano? Sino yung standard? Si Jesus. Masasabi mong nagmamature ka kung nakakagaya mo si Jesus Christ. Nakakahawig mo si Jesus Christ in the image of Christ. In the image of the Lord Jesus Christ. Tignan mo yung sarili mo kung kagaya ba ni Jesus Christ. Kamukha ba? Ha? Kamukha ba mga kapatid? O yung kalaban ni Jesus? Si Judas. Wag na. No? Nakakamukha pa tayo palagi. We are, sabi nga ng Biblia, we are being transformed from glory to glory. Nagiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Paano natin masasabing kagaya tayo ni Jesus Christ? Sa anong karakter? Sa anong aspeto? 1 Corinthians 13, love is kind. Ikaw ba yung may... Kasi si Jesus Christ, he sabi niya, for God is love. So under that, ano? Kind? No? Patience? Diba? Love is kind, love is patient. It is not rude, it is not self-seeking. It is not proud. Hindi daw mayabang. It does not promote itself, sabi ng ibang salin. Ay, andiyan yung mga kapatid? Nagiging ganun ba tayo? Tingnan natin ating sa mga sarili. The process of maturity is, this is the goal of every church, every Christian. Number one is unity in faith, knowledge of the Son of God, and maturity. Yan yung goal ng church eh. Ano? Una, unity in faith. Yan yung tinatahak natin. Hindi naman yan one day lang eh. Hindi yan one day na, ay, lahat sila may unity in faith. Hindi ganun yan, mga kapatid. It's a process. Hanggang mamatay nga, kinukuha pa rin natin yung ganun, ano eh, ina-attain pa rin natin, sinisiga pa rin natin ma-attain yun eh. Until we attain the unity in faith, knowledge of the Son of God, hindi naman one day, alam ko na lahat. Hindi ganun, mga kapatid. Kaya nga until eh, and then maturity. Hindi one day lang ang maturity. The standard of maturity is Christ. To measure your maturity, measure your Christ-likeness. Para ma-measure mo yung maturity mo, i-measure mo yung Christ-likeness mo. Doon niya kayo mga kapatid? Para ma-measure mo, eh, layo yata, pastor. Ito si Jesus, parang layo ko eh. So you measure your maturity, not to the maturity of someone else. Kasi pag mini-measure mo yung maturity mo, sa kapatid mo, self-righteousness yun. Oh, eh, mas mabait ako dyan kay kapatid na yan eh. Chismosa nga yan eh. Nakita ko nga yan eh, pastor eh. Nakita ko nga yan dito nung Thursday night eh. Nagpa-party-party yan eh. That's self-righteousness. Because you are measuring your maturity. Mas mabait ako dyan. You are measuring your maturity sa maturity ng iba. Measure your maturity sa standard, sinong standard si Jesus Christ? Makikita mo lagi yung sarili mo ay inadequate. Hindi, layo ko pa eh. Kailangan pa mag-strive. Sabi ng Biblia, kailangan ko pa ng grace ng Panginoon para makagaya ng Panginoong Jesucristo. Alright, in verse 13, it is clearly says, to the measure of the stature which belong to the fullness of Christ. That is our standard in maturity. Anong sabi niya? To the measure of the stature. May measure of stature, no? Which belong to fullness of Jesus Christ. Kaya pala sabi ng Romans 8:29, sabi niya ng Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined for what? Ikaw, nakita ng Panginoon, alam ng Panginoon that you will accept Him, believe in the Lord Jesus Christ, therefore you are predestined for what? To conform. No? To conform to the image of His Son. Ikaw na mananampalataya, ang context nito mga kapatid, those people who believe in the Lord Jesus Christ, if you believe in the Lord Jesus Christ, God foreknew you, no? And He predestined you to become the Lord Jesus Christ. Yan yung goal mo kapatid sa buhay. Mag-mature, maging kagaya ng Panginoong Kristo, Christ-like character. Amen? Marami tayong ina-idol eh. Idol ko si ganito. No? Tapos ginagaya, yung iba, ginagaya yung pananamit. No, nag-uusap nga kami ni Sister Cherry kaninang maga, iba yun. Sabi niya,
Sabi niya, may napapanood ako sa mga YouTube, yung mga nagbibideo live, kung ano-ano yung mga damit, ano, kung ano-ano yung mga bakat. Patawarin ng Panginoon. Ano. Sabi ko, yan ang uso ngayon para panoorin sila eh. O yung iba, yung mga kabataan ngayon, ginagaya mga kapatid. Ganun din ang sinusuot. Labas ng kaluluwa, pati laman, bitukat laman na, no, lahat na ng laman loob, labas. Ay, listen, ay, kasi ina-idolize nila eh. No? Ina-idolize. Ang ating goal of maturity is the Lord Jesus Christ. To conform to the image of the Lord Jesus Christ. Sabi ko nga, are you becoming like Christ every day? No? Tanoy mo sa katabi mo, nakakagaya ka ba ni Jesus araw-araw? Ayan. Alright. Yes, maturity will not happen overnight. Hindi yan ngayon. Ay, nag-preach si Pastor ng maturity. Oh, bukas mature na ako. Ay, congratulations. Ibig sabihin nun, napunta ka na sa langit. No, perfect ka na eh. No, na-promote ko na, kapatid. Pero ang maturity will not happen overnight. Hindi yan mangyayari overnight. Okay? No? But we must diagnose what is slowing us down. Yes, maturity will not happen overnight. Hindi yan bukas mature ka na. Pero you must diagnose what's slowing you down. Anong nagpapabagal sa akin maging mature? Sin? Procrastination? Alam niyo yung procrastination? Okay lang. Ano? You keep on delay? Hindi. Okay lang. Hindi. Bukas na lang. Procrastination? Mediocrity? Mediocrity? Hindi. Sakto na to. Oh, sakto na yan. Okay lang yung ano? Bench warmer ako. Okay na yun, Pastor. Sakto na to. That's mediocrity. Okay? Ano pa? Lack of discipline. Lack of passion. That's slowing your maturity. Eh, gusto mo palang lumago, magbasa ka ng Bible. Gusto mo palang lumago, magpray ka palagi. Kasapin mo ang Panginoon. Hindi pwede yung wala kang disiplina. That's slowing you down. You don't have discipline. Gusto mo palang lumago eh, pero lagi ka natutulog pagka virtual service. Kaya pala nakapatay yung ano, excuse me po sa mga nakapatay, hindi naman lahat ano. Sorry ah, hindi naman lahat. Kaya pala nakapatay palagi yung video mo eh, natutulog ka. Ano, hindi naman lahat eh, may mga kapatid na alive na alive kahit makapatay ang video mga kapatid. Eh, gusto mo palang lumago. No? Kailangan may gawin ka. Walang, we should remove that lack of discipline and passion. Ano? It is not about years. Hindi pwede, basta 20 years na ako. O, di ba? Lago ko na. Hindi, it's not about years. Merong bago lang, amen. Pero malagong-malago sa Panginoon, mga kapatid. Amen. It's not about years. Anong sabi ni Oswald Chamber? Ito na, isang magaling na theologian to. Sabi niya, spiritual maturity is not reached by the passing of the years, but by obedience to the will of God. Araw-araw, sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon, yan. Diyan ka lalago, kapatid. It's not about years. Hindi yung nasa resume mo ay 30 years Christian. No, 30 years Christian. Eh, kamusta ang growth? No? Kumbaga sa ano? Kumbaga sa bodybuilder, ang laki-laki ng katawan. Ano? Pagka na matamaan lang ng sipon, wala na. Ano, hindi ganun, ano, kapatid. Alright? It's not about years. Until we all attain, sabi ng verse na binasa natin, specifically, the time up to which this ministry and impartation of gifts are to last. Hanggang kailan yung ministry na ito? Ha? Forever to, kapatid. Until we all attain. Sabi ng Biblia, mga kapatid, until specifically the time of the which this ministry and impartation of gifts are that to last. Hanggang kailan ang ministry, fivefold ministry? Until we all attain, saan? Unity in the faith. Ano? Unity and to the measure of the Lord Jesus Christ. To the knowledge of the Son of God. Mga kapatid, forever, hanggang mamatay tayong lahat. Andyan ang ministry na ito. Andyan kayo, mga kapatid? Kaya kailangan natin ng pastor. Kailangan natin ng church. Kailangan natin mga kapatid. Hindi pwedeng, sa bahay na lang ako, magbabasa na lang ako at magpe-pray.
Nauso yan mga kapatid ngayong pandemic. Maraming hindi nagsisimba, maraming hindi nagbibirtual. Ay, okay na ako, Pastor. Magbabasa na lang ako, magpipray. Naiintindihan naman ni Lord eh. Napakalaga ng ministry, mga kapatid. Napakalaga ng church. Sabi doon, therefore, as long as there is no unity in faith, isa na ba ang mayroon ba ng absolute unity in faith? Hindi naman eh. Kaya nga mayroon pang debate eh. Kaya nga, dapat ba ayos mag-usap? Merong dialogue. O sige, patad, paano mo nasabi yan? Merong dialogue. Bakit? We are attaining unity in faith. Hindi pwedeng, ang Diyos, hindi tayo parang robot. O pinrogram ko, yan lang isipin nyo. Diba? Yan lang isipin nyo. Hindi eh. Meron tayong kanya-kanyang kaisipan eh. Ayos, sige, patad. Kaya until we are attained, we keep on striving. We do not have the full knowledge of the Son of God. Hindi pa eh. And we are all still immature. The ministry gifts will last. Nandiyan na yan. This goal seems impossible to attain. Parang impossible eh. Until we all attain in the stature of the Lord, fullness of the stature of the Lord, parang impossible eh. Kaya nga nung illustration ko sa inyo nung nakaraan, nung sinabi ni Jesus ng Biblia, be holy for I am holy. Anong sabi ng iba? Impossible yan eh. O di, hindi ko nagagawin yan. Possible yan. Mali yung kaisipan mo, kapatid. O, na yung illustration na binigay ko sa inyo. Pag sinabi pa ng nanay mo, umalis yung nanay mo, o, nak, maglinis ka ng bahay, ha? Anong gagawin mo ba, maglalaro ka na lang ng video game? O, maglalaro ka ng video game? Ng PS4, may PS5 na yata. Maglalaro ka, tapos pagbalik ng nanay mo, sabi mo kasi, linisin ka yung bahay, buong bahay. Imposible yan, eh. Ganun ba sasabihin mo sa nanay mo? Baka makatingin ka sa nanay mo, kapatid. Sabi ng Panginoon, be holy. Ang problema mo, kapatid, araw-araw, maging holy ka. Sikapin mo maging holy. Hindi yung sasabihin mo, posibleng ma-attain yan eh. Hindi ko gagawin yan. Hindi ganun. Listen nga, kapatid. Until we all attain. Alright? Number 3 is inverse of maturity. Ano yung kabaliktaran ng maturity? Binanggit dito, verse 14. Inverse of maturity. As a result, we are no longer to be children. Ilang taong ka na sa Panginoon? Children. Part ka pa ba nito? Ng grupo na ito? Tossed here and there by the waves and carried about by every wind of doctrine. Bakit doctrine? Kasama yung immaturity, tapos doctrine, malalaman natin. By the trickery of men, by the craftiness in deceitful scheming. Inverse of maturity. Kabaliktaran ng pagiging mature. Immature. Children. Ano yung characteristic ng immaturity, mga kapatid? Christians are called to be childlike faith, but not childish faith. Dapat daw maging childlike faith tayo eh. Diba? May childlike, sabi ng Biblia. Pero yung iba yung childishness. Pagiging immature, mga kapatid. There are some negative characteristics of being child that Paul is alluding to. Ang tinutukoy ni Apostle Pablo, yes, maganda yung mga bata. Ang cute niyan eh. Diba? Diba? Nakakagiliw yung mga bata. Pero merong negative aspect ang mga bata na ito yung tinutukoy ni Apostle Pablo rito. He's alluding to what? Children are often changeable. They are credulous and are influenced easily by others and led astray. Ito yung ina-alluding ni Apostle Pablo. Ito yung tinutukoy niya na karakteristik ng mga bata. Yung madaling mautok. Di ba yung mga bata? Nak, huwag na tayong maghanda. Bibilan na lang kita ng ganito. Di ba? Madaling utuin eh. Andiyan kayo mga kapatid. Madaling utuin yung mga bata eh. Ito yung karakter na negative karakter ng mga bata na inaalud ni Apostle Pablo. Bakit? Basahin natin ulit yung verse, mga kapatid. Ano sabi niya dito? Verse 14. No longer your children tossed and here and there by the waves and carried about by every wind of doctrine. Immature ka kapag ka nadadala ka ng kung ano-anong doktrina. Amen. Madali kang mauto patungkol sa doktrine, mga kapatid. Immature ka. Yan yung sinasabi ni Apostle Pablo.
At saka yung mga, nakikinig kayo? Yes. Listen to this very careful mga kapatid. Mahalaga ito. Alright? Paul's use of nautical metaphors, ito yung tinatawag na, palaging ginagamit ni Apostle Pablo to sa mga letters niya, sa Pauline corpus na tinatawag eh. Yung nautical metaphors, yung patungkol sa dagat, kasi halos buha buong buhay niya, naglalakbay siya eh. Ngayon, lumilipad na kasi may eroplano na eh. Nung panahon niya, wala naman eh. Kaya nga, napansin niyo sa isang letter ni Apostle Pablo, na shipwreck siya eh, ilang beses. Kasi nga lagi siyang naglalakbay, nagmi-ministry siya eh. Kaya nga ginagamit yung nautical metaphors. Yung mga metaphor na ginagamit patong paglalakbay sa dagat. Alright? Nautical metaphors. Immaturity is likened to a ship without control, being controlled by outside forces. Ang immaturity daw ay ginaya niya sa isang barko na walang control. Kapag ang barko walang control, outside force ang nagkukontrol. So ang isang immature Christian, walang paninindigan sa pananampalataya. Anong nagtutulak sa kanya? Outside. Andiyan kayo mga patay? Amen. O lahat ng napakinggan mo sa YouTube, ay oo, ito, praise God. You are being controlled by the outside force. Wala kang sariling paninindigan. You are not seeking the truth. You are not living the truth. You are not proclaiming the truth. And you are defending the truth. Andiyan kayo? Wala kang sariling paninindigan. Lahat ng sabihin ng nasa labas, yun ang nagdadrive sa'yo. O sinabi ni ganito, si Jesus ay hindi isa lang sa daan, patungo sa langit. Yung tinatawag ng postmodernism. Sabi ni Oprah, all roads leads to God. Kahit ano ka pang reliyon, Buddha ka, Buddhist ka, ganito ka lahat, all roads leads to God. Eh sabi ni Jesus, I'm the way, the truth, and the life. You are controlled by outside forces. Sabi nga ni Apostle Pablo, you are led here and there. Tossed here and there. Tinutulak-tulak ka. Are you listening now? Wala kang sariling panindigan. Tossed here and there by the waves and carried about by every wind of doctrine. Ang nagtutulak sa'yo, wind of doctrine, iba't ibang wind of doctrine. With no firmness, ito pakinggan nyo maigi mga kapatid, no settled course, no helm. The idea is that of a vessel on the restless ocean that is tossed about with every varying wind and that is no settled line of sailing. Walang patutunguhan. No? Ganun-ganun lang. Kaya sa buhay Kristiyano, walang nararating. Amen? Kasi bakit pag ganun-ganun eh? Naapektuhan ng outside doctrines. Alright? Okay? So many persons are in regards to religious doctrine. They have no fixed views and principle. Walang paninindigan. Sino ang tagapagligtas mo? Si Jesus lang. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hindi, good works. Hindi mga kapatid. Okay? They hold no doctrines that are settled in their minds by careful and patient examination. Hello? Andiyan kayo mga kapatid? Bakit wala kang doctrine? Bakit wala kang pinaninindigang pananampalataya? Kasi hindi ka nag-aaral eh. Immature ka. Isinasabi niya sa Apostle Pablo. Apektado ka ng lahat ng doctrine. Sa labas. Wala kang sariling paninindigan because you are not seeking the truth. Andiyan kayo? Alright. They hold no doctrines that are settled in their minds by careful patient examination. And the consequence is that they yield to every new opinion and submit to the guidance of every new teacher. Lahat teacher mo, hindi ito lahat, lahat kahit na sino pa. Wala kang sariling pag-aaral, you are not seeking the truth. Okay? Immature Christians are being carried away by different kinds of teaching because they do not know the Word of God. Bakit naapektuhan ka ng iba't ibang teaching? Hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa ng Bible eh. Kaya lahat ng sabihin sa'yo, kahit na heresy pa, hindi biblical, tinatanggap mo.
O example nung sinabi ni ano, ni Kibuloy, di ba? Lagi si Kibuloy ang bida natin din. Pero sabi ni Kibuloy, ah, ako ang huling pipirma sa kaligtasan ng mga tao. Ayan, totoo sinabi niya. Ako ang pipirma. O ikaw naman, papapirma ka. Di ba? Ay, kailan po ang ano, papaschedule ako. You are being carried, tossed here and there by every winds of doctrine. Di ba? Sabi ni, naalala ko noon, sabi ni Kay Wulay, napanood ko talaga kasi nasa, nung umuwi kami last September sa Pilipinas, nung inuwi namin si AJ, sa, napanood ko siya. Pinost ko pa yata yun eh. Pinakinggan ko, sabi niya, oh, if you need salvation, come! O, di ba? Lumapit daw sa kanya, siya na ang tagapagligtas. Eh kapatid, eh, ikaw naman, saan ba yan? Makapunta nga. Sabi ng Biblia, ano naman ko din? I am the way, the truth, si Jesus Christ lang. I am the way, the truth. No one can come to the Father except by means of me, sabi ni Jesus. E, tapos siya rin, ang daan din siya. Dalawa na ang daan mo. Dapat hindi ka nagpapa-apekto mga kapatid. Ano sabi ni Woody Wacom? Sabi ni Woody Wacom, sabi natin. Sabi, ang ganda nito eh. We don't know the Bible. No, if we don't know the Bible, if we don't know doctrine, if we don't know theology, it is virtually impossible for us to identify false prophets. Kung hindi mo alam ang Biblia, hindi mo ma-identify na ito, false teacher to, false prophet to. Hindi mo ma-identify. Ay, oo. Kaya mapansin mo yung mga tagasunod ni Kibuloy. Amen! Praise the Lord! Kasi lahat ng sabihin niya, Word of God sa kanila eh. Hindi sila nagbabasa ng Bible talaga eh. Pag napanood mo, parang na-brainwash sila yung mga kapatid eh. Lahat ng sabihin niya, ay, ganito, papahintuin ko yung ganito, anong mga claim niya eh. Huh? Ah, praise God, hallelujah, pag mauntan-titindi ng mga tao sa paligid niya eh. Nakakakilabot mga kapatid eh. Sabi, kung we don't know the Bible, paano ma-identify ito, false teacher to? No, hindi mo ma-identify. So, napakahalaga mga kapatid. Maintindihan natin yon. After you have seek the truth and know the truth, you must live it, proclaim it, and defend it. Kasi kapag nalaman mo, ay, ito yung totoo. Kaya ngayon, anyan yung ating vision eh. Ito yung totoo. Okay, alam mo na eh. Kasi bakit? Careful mo pinag-aralan eh. Talagang pinag-aralan mo. Ngayon, ipapamuhay mo. Hindi naman pwedeng napag-aralan mo lang. Ipapamuhay mo. Ngayon, ipoproclaim mo. Pag ipoproclaim mo, may kukontra. Ay hindi si Jesus lang ang tagapagligtas. Eh, kailangan mo ngayon i-depend. Hindi. Kailangan mo tumayo. Amen. That's being mature in Christian life, mga kapatid. Ay hindi. Ay, oo nga. Tama ka dyan. Eh, napag-aralan mo pa lang si Jesus lang ang daan. Tapos may nagsabing hindi si Jesus lang ang daan. Hindi, dapat tayuan mo. Are you listening? Hindi yung, ay tama ka. Ang ibig sabihin nun, immature ka. You are being tossed and fro by every wind of doctrine. Okay? Andiyan kayo mga patet? Gising mo ba tayo? Alright. After you have six, sabi mo the truth, kailangan natin i-defend the truth. Number four, and lastly, goal of maturity. Ano ba ang goal? Bakit ba kailangan lumago? Ano ba yung goal niyan? Number, verse 15, but speaking the truth in love, we are to grow in all aspects into Him, who is the head, even Christ, from whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part. Nakita niyo? Inulit lang yung idea. Ginagawa kang perfect, inaayos ka, para saan? Para sa work. Proper working of each individual part. Para mag-work tayo. Causes the growth of the body for the building up of itself in love. Para lumago tayo. Okay, but sabi niya dun sa verse 15, but. Bakit niya sinabi yun? Kinokontra niya yung immaturity yung sinabi niya sa verse 14 eh. Yung immature, ganito. You are being led by every winds of doctrine. But, sabi niya, speaking the truth in love. Dito tayo, paano tayo lumalago? We speak the truth. Tinuturo natin yung katotohanan. Pero may pag-ibig.
Amen? May pag-ibig tayo mga kapatid. Po, after Paul spoke about some characteristics of an immature believer, he then contrasts it with the picture of a mature believer. After it, ito yung immature. Nadadala ka ng kung anong doktrina. Ito yung mature, speaking the truth in love. Then lumalago tayo. Okay, lumalago tayo sa Panginoon. Okay. Alright. Okay na? Paki-mute po yung inyong mga mic, mga kapatid, para hindi tayo makaabala. Sabi niya, speaking the truth in love, the truth recommended by the apostle is the whole system of the gospel doctrine. This they are teach and preach, and this is to oppose to the deceit mentioned above. Sabi niya nga, deceit by trickery of men. Kinokontra niya yun eh. So speak the truth with love. Speak the truth in love. Alright? This truth is in the doctrine of God's eternal love to the mankind. Must be preached in love. Truth and love must always go together. Truth and love, dapat palaging magkasama yan. Mag-asawa yan mga kapatid. Hindi pwedeng truth lang. Sabi nga ni Pastor Chris Hodges, basahin natin, sabi niya, truth without grace is mean. Ano yung mean? Magaspang. No? Magaspang ang pag-uugali. Now, truth without grace is mean. Sabi, kaya nga pagka sinagsasalita ng masama, you're so mean. Di ba? No? Truth without grace is mean. Grace without truth is meaningless. Yes, may grace ka, pero wala ka namang truth, meaningless yon. Puro ka lang grace. Pero yung truth na wala namang grace, mean. Magaspang. Kaya nga, grace and truth. Love and truth. Palaging magkasama yun mga kapatid. Speaking the truth with love. In love. Okay? Love will make the truth palatable. Minsan mahirap kainin eh. Palatable makakain. Minsan mahirap kainin yung truth eh. Tama? Hello? Gising pa ba kayo? Yung truth parang ang hirap kainin eh. Pero yung pag-ibig, it will make the truth palatable. Malulunok mo, mga makakain mo yung truth. Bakit? Kasi alam mo yung pag-ibig ng Diyos, kaya niya sinabi yung kasi mahal ka ng Diyos eh. Kaya sinasabi ni Pastor yung kasi mahal ka niya eh. Si Pastor, nire-review ako sa ginawa ko ah. Pag alam mo na mahal ka ni Pastor, kaya niya ginagawa yun, makakain mo yung truth eh. Kaya, love will make the truth palatable. No? Mangunguya mo, malulunok mo. Sometimes we speak the truth without love, and the ending is we do not win them to Christ. We may win in a debate, but not a soul. We may win a debate, but not a soul. We speak the truth without love. Kaya ang nangyayari, ano? We may win in a debate, but not we will not win a soul. Hindi natin mawi-win yung soul niya. Yes, nanalo ka sa debate. Maaaring nanalo ka sa debate, but hindi ka magsalita eh. Pero hindi mo na-win yung kaluluwa. Kaya nga, truth and love, mga kapatid, napakalaga. The goal of being a mature believer, ano ba yung goal niya? Number one is, ito mga kapatid, maganda itong, we should understand this. The goal of being a mature believer is one, is number one, is Christ-likeness. Yan yung goal natin bilang mature believer, ang goal natin. Sabi ng verse 15, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspect into Him. Sabi mo sa katabi mo, grow up. Okay, gisigin mo yung katabi mo kung inaantok na, grow up. Sabihin mo sa sarili mo, yung nasa virtual mga kapatid, sabihin mo sa sarili mo, grow up. Ayan, huwag kayo mahiya. Ayan, grow up. Alright? Number one is Christ-likeness. Ulitin ko yung verse 15, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspect into Him who is in the head, even Christ. Kailangan tayo maging Christ-like. Yung maturity mga kapatid, ang goal natin is to become like Christ. Christ-likeness. Number one, Christ-likeness. We can see here in this verse that the product of maturity is becoming like the Lord Jesus Christ. Maturity should always result to Christ-likeness. Dapat makagaya ka ni Jesus. Yun yung goal ng maturity. Number two is usefulness. Diyan kayo mga kapatid? Nakikinig kayo? Una, Christ-likeness. Number two, usefulness. Ang goal ng isang Kristiyanong malago. Verse 16, sabi niya doon,
from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body of the building of itself in love. According to the proper working of each individual part. Usefulness. Nagiging useful ka ba? Kagamit-gamit ka ba sa ubasan ng Panginoon? Christ-likeness, pangalawa, usefulness. Nagkakaroon ka ba ng part sa body of Christ? Hello? Walang taga-butas lang ng bangko, walang bench warmer lang na Kristiyano, mga kapatid. Meron tayong ginagampanan lahat. Usefulness. Okay, number three, lastly, is fruitfulness. Anong sabi niya doon sa verse na yon? Sabi niya doon, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual, nagtatrabaho tayo, causing the growth of the body and of the building up of itself in love. Causing the growth of the body. Fruitfulness. Dalawang aspeto, mga kapatid, ng fruitfulness is what? Qualitative and quantitative. Lumalago tayo in quality. Kasi yung isa, pwedeng quantity lang eh. Ang dami nyo. Diba? Pero hindi naman kayo lumalago talaga. Individually. Walang quality. Pero ang priority natin is what? Quality, then quantity. Susunod lang yung quantity, mga kapatid eh. Kapag may quality ka, hindi pwedeng magiging stagnant. Ang tunay na mayroong quality, magiging fruitful din yan in quantity. Sa bilang, in numbers. Andiyan kayo, mga kapatid, listening? Fruitfulness. Nagiging fruitful ang church. Mayroong growth ang church. Growth in terms of quality and quantity. That's the goal of maturity. Number one is Christ-likeness. Goal of maturity. Number two is what? Usefulness. Nagiging kagamit-gamit ka ba? Pangatlo is fruitfulness. Amen? As I end this sermon, let us evaluate ourselves. We are growing, becoming like Christ. As one quote says, you are young only once. Ulitin ko mga kapatid, ha? Just listen very carefully. You are young only once, but you can stay immature indefinitely. Let me repeat that. You are young only once, but you can stay immature indefinitely. Yes, young ka lang once. Tayo tumatanda na ako. Young ka lang once. But you can stay immature indefinitely. Pwede kang maging immature forever. Pwede kang maging immature. It's up to you. Indefinitely. Spiritual maturity is intentional. Ang spiritual maturity, ang growth, mga kapatid, intentional yan. Ilalago ako. Kailangan kong lumago. Ito yung kalooban ng Panginoon. Hindi pwedeng tulog ka lang, no? Simba-uwi, and wishing na lumago ka. Ang spiritual growth is intentional. Hindi, ito ang kalooban ng Panginoon sa akin, lumago ako spiritually. And I must do what necessary to do. Spiritual maturity is intentional. We must exercise our faith every day for us to grow spiritually. Yield ourselves, sabi ng Biblia, walk by the Spirit, no? Every day of our lives. Let us level up. Amen? Yumuko po tayo at panalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aming Ama, marami pong salamat sa inyong mga salita.